So, Jasmine, pasensya na. Natagalan kami sa pagkuha ng gigas. So, ayan. Ito yung regalo na sinasabi namin sa inyo. 5 sacks of rice. Yes. So, pinagbibigay ni Sir Mark at ng ating mga contributors. Yes. Thank you po. Thank you po sa nagbigay sa rice po. Tsaka kay Sir Mark. Tsaka sa lahat po na ng tumulong. Maraming salamat po. Yan. At dahil magpapasko, di ba? O, aabot to hanggang ano? Baka ano pa to, hanggang January pa umabot to sa inyo, di ba? O, ayan o, 5 sacks of rice, oh. Yan. Malaking tulong yan, ha? Para sa inyo, ha? Yan. O, ba't napapatawa ka, kuya? Masaya lang ba? Ayan. Sige. Ayan, tanggapin nyo, ha? 5 sako ng bigas para sa inyo, ha? Jasmine, sir, ha? Yan. Sige. Ayan. So ano, masaya ka ba, Jasmine? Okay. Bakit parang natutulala ka, parang nashock ka sa ano, sa nakita mo? Hindi ka ba makapaniwala? Ano ba akala mo kanina, interview lang? Okay. Ah, sige, sige. Oh, so ayan, oh, tanggapin nyo na. 5 sacks of rice. Sige. Oh, so paano, Jasmine? Salamat, ha. Salamat sa istorya ng buhay nyo, ha, kuya, ha? Maraming salamat sa inyo. Salamat. Sige. Yung pangarap mo maging pulis, pag anuhin mo, ha? Sana ano, may magpaaral sa'yo para matupad mo yung pangarap mo. Habang isa pa lang yung anak mo. Okay? At tama rin yan, sir, na ano, control muna kayo. Huwag muna kayong magdagdag pa, ha? Dahil alam nyo naman yung hirap ng buhay sa ngayon, di ba? Sige. So, salamat, ha? Bye-bye. Mauna na kami, ha? Sige. Ate, ano yung tinatanggal mo dyan? Ano po yung mga bulaklak po ng damo po. Ano ba yan? Bigas? Opo. Eh bakit ano? Bakit ganito durug-durug siya? Sa, ano po yung sa porsyentuhan po. Yung parang ito po yung sa kanya po, yung bayad. Tapos may mga itim-itim pa. Opo. Yung ano po ng damo po. So, bali ito yung naporsyento ng asawa mo sa pag-ano niya. Opo, sa... pagbubukid. May mga bato. So, bali ayun yung mga napagpilian na. Opo. Napagpipilian po ulit. So, ayun ang magiging bigas nyo. Opo. So, bali, ayun yung mga napagpilian na. Opo. Napagpipilian po ulit. So, ayun ang magiging bigas nyo. Ay, no way.
Ang biro kayo mga duwa si Daan. May focus ko ang biro ako kasi lalaki mo. Sabot-sabot si Daan pag bibiyahan ko niya yung alam. Nagdaas, may ko nadaas. Oh, gan. Chill ko 'to nagbinagasalita sa tatay. Nika, Ate, anong kung pangalan mo? Jasmine. Ilan taon ka na po? 19. 19. So, ikaw naman, sir? Opo, si Jeffrey. 27 years old. Ito po. Si Jefferson po, 9 years old. So, bali, ilan po ang anak niyo? Isa lang. Isa lang. Bukod sa farmer, sir, ano pa yung ibang trabaho mo? Construction din, paminsan-minsan. Ayan, nagbibilang ng palay. So, bali, 19 ka pa lang, ate. So, bali, ito yung ano na, napagpilian na. Opo. Parang hindi naman maganda ang bigas, ano? Durog-durog. Hindi talaga maganda yung bigas, ano? Opo. Lalo pag di po po nahugasang maibig, magami pong naiiwan. Kaya ate, saan kayo kumukuha ng inumin nyo dito? Dito rin. Ito na rin yung nagiging ano nyo? Paliguan sa pantipagan. Oo. Ito, kakawin ko. Wala kang ganag isa sa ang ganda. Magic coaches, man.
Wala kang jacket, arkyot dito sa paa, sobrang makatay. Kaya kapag magbibilag ka, dapat laging may protection yung paa, kaya yung mukha, ulo, yung sombrero para hindi mainit. Hindi talagang mainit naman talagang sobra dito sa probinsya namin. Bago ako magka-baby, totoo, kahit naman ako, kahit anong trabaho, pinapasok ko. Kung may sideline na iba. Pag nagdudublikayad ako, para may pambili ng diaper, tsaka gatas, pagkain nila. Kapag kailangan tumulong naman sa pamilya ko, kahit nahihirapan ako, magbibigay ako. Basta kakain lang sila kahit hindi na ako kakain. Na mabuhay ko lang yung pamilya ko. Po, katulad po sa mga kailangan ni Bib, kung wala po talaga kalaro na sa gatas o sa mga pampis. Kapag sa pampis po, naglalamping na lang. Sa gatas, yung ano lang bigas po. So, saan kayo mas nahihirapan? Sa ano yun? Sa ano po niya, mga kailangan po niya. Pangangailangan ng baby mo? Lalo na pag ano po siya, yung walang-wala po talagang magpagkukunan. Sa ngayon, naiisip mo bang ano, maghanap ng trabaho para makatulong kay mister mo? Opo. Pag iniwan ko na lang po siya kay mama para maghanap po kung saan din sa bayan kung meron po. Ano naman yung trabaho na pinapasokan mo? Ano po, yung grocery po. Matindahan. Sa kanan na yung doon sa parte. Ay, no way. Ang biro kayo mga doon sa daan.
So, si Jasmine pala ay may sakit na goiter. Ito, yung leg niya. Paano ka ba nagkaroon ng goiter? Ano po, family history po. Yung lola ko po, tapos yung kapatid po ng papa ko. Pari sabi po nila, manaman. Oo, nasa jeans. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Ano po, pag napapagod po, mayroon po yung hininga, ganun pag inuubo ganun. Kasi ang alam ko dyan, lumalaki pa yan, ano? Oo, lalaki pa. Sa labas po kasi ito ang aking. Naggagamot ka ba dyan? May ginagamit ka bang gamot? Wala. Kung sakali man, Jasmine, kung halimbawang wala ka pang anak, wala ka pang asawa, ano sana yung gusto mo pang gawin sa buhay mo? Mag-aral po ng magkatatapos po ng college po. Ano bang gusto mong maging? Criminology. Gusto mo sana maging criminology, maging police. Bakit gusto mo maging police? Yan din po yung first choice ko simula po ng bata. Buti Jasmine, di nyo pa sinusundan yung anak mo kasi isang taon na din siya. Hindi po muna kasi sa panahon po ngayon mahirap po. Lalo na kapag hindi na nga po namin ibibigay yung mga pangangailangan po niya. Kaya huwag po muna.
Tama yan. Kasi ang mga bata ang nagsasuffer. Marami sa mga kabataan ngayon ay nag-aasawa ng maaga at hindi nila alam yung mga responsibilidad na pagkakaroon ng isang pamilya. Oo, tsaka magpagkakaroon din ng anak. At dahil nga din sa kahirapan, kaya siguro napag-desisyon na nilang mag-asawa. Pero minsan sa mga dahil nga rin sa kahirapan, ang nagiging libangan nila ay sex kasi nga wala ding mga trabaho. Hanggang sa nadadagdagan na yung mga anak nila. Kaya medyo nagsasuffer din ang mga bata at maging din yung mga nanay. Siyempre. Ganun talaga nagiging libangan nila kasi yung iba talaga wala nang ibang ginagawa. Wala naman trabaho. Pag-aalaga lang ng bata. So ayan, sasamahan tayo ni Ading para itour tayo sa loob ng bahay nila. Tara, pasok tayo. Dito po yung kusina po ng... Dito po yung daan po na. Ay, dito yung tulugan niya. Ayan. Ayan. So rubber mat ang ano, dingding. Tapos sako, yung pintuan lang. Pahirap yung pag umuulan. Bakit? Kasi po ano po. Oh, siyempre, walang bubong. Oh. Pag mahangin po na ano po siya, ito lang. Sige. So, malapit lang sa bahay niyo. Ayan. Bali, nandito ngayon tayo sa department store para mamili ng mga gamit na kakailanganin para sa negosyo ni Ate Armida. Yung asawa niya ay nakulong. So, let's go. Ayan, so, bumili tayo ng lagay ng mga frozen foods. Tayo. Ayan. Para sa pang-negosyo ni ano, Ate Ermita, no?
mga frozen. Thank you. Ayan. So, andi dito na lahat ng mga ano natin, mga napamili natin para sa pamilya nila. No? Etong pinamili natin is pangnegosyo nila. Ayan. So, bali set up muna natin mga comrade bago natin sila puntahan. Yes. Sige. Unahin natin yung ito, yung mga frozen. Ito, bumili nga pala tayo ng mga frozen. Ayan. Sige, paki-open mo na nga yan. Ayan, sige, open. Ayan, oh. Wow, napakadami. Ang daming frozen foods, no? Frozen item. Pangnegosyo. Ayan, sige, buhos mo na. Wow, napakadami naman. So, syempre, bumili rin tayo ng yelo. Sige. Ayan. Ayan, oh. Ang dami, oh. Iba't iba, sari-sari. May mga tosino, may mga hot dogs, may mga ham. Ayan, oh, may mga nuggets, pure food nuggets. Wow. Ayan, syempre meron pa tayong isang sako. Ayan. So, halo-halo din 'yan. Sige, comrade, pakitulungan na si ano. Comrade An. Ayan. Sige, buhos na 'yan. Ayan, oh. Wow, ang dami naman. Ayun natin dun sa iba. Ayan. So, syempre, lagyan natin ng yelo, ano? So, dalawang malaking box ng styro. Puro frozen item. Ayan. Dahil wala silang rep, yan, binila na natin sila ng styro. Ayan. So, syempre, meron pa tayo dito mga binili. May mga box tayo dyan. Sige, open na rin natin yan. Ayan. So, set up natin. Set up na rin yan. Mga groceries. Ano ba yan? Yeah, mga noodles. Mga noodles. Pang negosyo. Yeah, may noodles at all that. Sige. Ano yan? May mga bagoong. Pakiyan mo, comrade. Baka biglang bumagsak. Sabi mo, ito. Ayan. So, bago natin set up to, tawagin na kaya natin sila. Ano? Pwede rin. Sige, sige. Hello, ate. Magandang hapon po. Pasok po kami, ha? Sige, sige, pasok kayo. Ayan. Yeah, so, magandang hapon, ate. Kamusta? Kamusta kayo? Okay naman po. Okay. So bali meron kaming ano, meron kaming papakita sa inyo sa labas kasi meron kaming inaayos doon para sa inyo. May sorpresa kaming dala-dala para sa inyo. Oo. Maraming salamat po. Ayan, tara, halika na. Tulungan niyo kami. Surprise. Oh, sige, lapitan niyo, halika. Tulungan niyo kami sa pag-ano, aayos ng ano niyo, bago niyong negosyo. Ayan. So ito, bali tong mga to, pinabibigay to ni Comrade Mark tsaka ng mga contributors natin. Para kahit pa paano, meron na kayong pang negosyo, ha? Opo, sir. Meron kayong pagkukunan sa pang araw-araw nyo. Opo, sir. Ayan. Alam mo kung magkano yung halaga ng mga to? Nasa worth 18,000 pesos. Wow! Ayan. Pinabibigay ni Comrade Mark tsaka ng ating mga contributors. So paano? Tulungan nyo kami. Ayusin na natin yung negosyo nyo. Halika, ayan. May bago na kayong tindahan. Ayan, no. Oh. Ito, ate, pakita ko lang sa iyo. Ito, halika. Ayan, no. Oh. Meron kayong mga frozen foods. Oh. Malinggi-partay. Ayan. Oh, ikaw. Ito pa. Open mo rin to, ato, ate. Ayan. Open mo, oh. Ayan. So, may mga frozen foods na kayo, ha? Ayan, may mga asukal. Ayan, oh. May mga kape.
Ayun, oh, may mga sabon pa. Ito, i-open mo nga yan natin. Ayan, bumili kami ng mga talagang maibibenta nyo dito, ha? Opo, sir. Kagaya ng mga kandila, yan, posporo, toothpaste, toothbrush, may binili rin kami dyan, mga sabon. Opo. Yan, ayun, oh, marami yan, oh. Yan. Salamat po. Ayan, napakadaming groceries, oh. Saan yung siya upo? Para ka pa, Kristen. Kristen, huwag ka pa ng upuan. Ano naman yung mga comrades? Mga dilata. Pati ibang klase mga dilata. Yan. Sige, kuli mo na ito, ate. Yan. I-display na natin yan. Ayan, ako, nahulog na. O, sige, tulungan mo, ano? Kristen, alika. Ayan, o. Oh. Ayan. So, mga sabon. Set up na lahat tong mga pangnegosyo mo. Ano yung gusto mong sabihin kay La Comrade Mart at sa ating mga contributors? Maraming maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa amin. Mayroon kaming puhunan na makalayan ng asawa ko. Ah, makakalayan ng asawa mo? Opo. Kailan? Baka bukas, sir. Okay. So, anong nangyari? Anong naging dahilan? Bakit malapit nang lumayo yung asawa mo? Makakalayan na? Kumaatend na complainant po. Ay! So magandang balita yan para sa amin at para din sa inyo. Opo, kasi sir. Ito, timing na timing, lalaya yung asawa mo. Meron na kayong negosyo. Opo, sir. Di ba? Salamat po. So magtutulungan na lang kayo, ha? Opo, sir. Para sa pang-araw-araw nyo, meron kayong makuha. Opo, sir. Meron kayong pinagkukunan ng pagkain nyo sa pang-araw-araw, ha? Opo, sir. Ayan, napakadami niya, no? Worth 18,000 pesos. Yan, meron kayong frozen ano items, oh. Paninda. Pwede mo tong ipagulong, ate. O, benta mo. Tapos meron din kayong mga groceries. Opo. Yan. Ito pa. Gigi. Ayan. So, comrade, ano masasabi mo kay ano, ate? Ano magiging ano, payo mo? Ano mapapayo mo sa kanya? So, ayan, ate. Dapat itong binigay namin na ano, na opportunity na binigay namin sa iyo na sana makatulong talaga tayo sa inyo. Tsaka ituling mo, ate, kagaya ng sabi ni Comrade Cesar. Dapat palaguin mo ito, ate, kasi talaga napakalaking tulong nito sa inyo. Opo, sir. Maraming salamat po. Tsaka, ano, Comrade, doble-doble yung sana nila kasi yung hiling nila noon na makalaya yung papa nila at makasama nila sa Pasko. Ayan. Tsaka may negosyo package pa kayo. Salamat po. Nang marami po. Eh, ikaw, ano, ate, anong gusto mong sabihin? Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin. Meron na po kong negosyo. Negosyo. Ayan. Sige. So paano, ate, ha? Umaasa kami na sana mapalago nyo tong negosyong ibinigay nila Comrade Mark tsaka ng ating mga contributor sa inyo. Para kahit papaano naman hindi na kayo namumroblema sa pang-araw-araw nyo. Opo, sir. Okay? Lalo na talaya na yung asawa mo. Opo, sir. Napakagandang balita. Sige. Okay, so enjoy sa bago nyong negosyo, ate, ha? Maraming maraming salamat sa inyo at kayo na ang bahala dito magpalago. Opo, sir. Okay? Salamat po. Sige, sige. Bale ito, ate, may listahan po kami kung magkano yung mga presyo ng mga frozen foods. Di, magbase ka na lang dito kung magkano ang benta mo. Ayan. Patingin nga ako. Kapin mo, ate. Ayan. So, andyan dyan yung mga price niyan, ate, ha? Opo, sir. Alam ko. Pati yung resibo na ito, ibibigay na lang namin para malaman mo na kung ano mga presyo, ha? Opo, sir. Ayan. So, check-in mo. Marami yan. Sige, hawakan mo. Sige. Ayan na mo. Sige, hawakan mo. Ayan. O, tingnan mo hanggang ilalim. Sige, check mo. Halo-halo yan, ha, ate, ha? Opo, sir. May mga hotdogs, tocino, EDO, mga ham, langgonisa, napakadami niyan, ha? Opo, sir. Ito pa, dito pa, meron pa. O, checkin mo rin, dali. Checkin mo rin dito, hanggang ilalim, sige. O. Yan.
So anong magiging balak mo dyan ate sa mga frozen na yan? Ibenta ko po sir. Ibenta. Mapalago po yung sige. Ayan, halo-halo yan ate ha? Opo sir. Sige. Kapag umpisa ka na. Opo sir, salamat po. Sige. Hello ate, good morning. Good morning po. Ate, ano nga palang pangalan mo? Ako po si Jenaline. Jenaline. Oh, nakita nga namin sa ano eh, ikaw yung nagbigay ng kanin kay ano, kaya Rosa, no? Bakit mo naisip na ano na tulungan sila o bigyan sila ng ganun? Kasi po naawa po ako sa mga anak niya po. Kasi wala po silang pagkain. Kaya binigyan ko po sila. Okay. So ilang taon ka na pala ate? 28 po. So may anak ka na rin? Opo. Ilan ang anak mo? Isa po. Isa. Ano naman ang trabaho mo ate? Naglalaba lang po. Naglalaba. Oh, sige ate, ito. Meron nga palang pinapaabot si ano, si Comrade Mark sa'yo, ha? Sinakita niya na meron kang mabuting puso. Okay, ito. Pinaabot ni Comrade Mark. So, ito ate, tanggapin mo. 1,000 pesos. Thank you. Ayan. Sige. Manghihingi lang po kami ng pagkain kasi wala pa po kami may sasain. Ate. Ate. Oo. Pwede bang makahingi ng kanin? Sige, teka lang. Ayan, so ate, good morning. Good morning. Good morning. So bumalik kami kasi meron kami magandang balita sa'yo. Pinabalik kami ni Comrade Mark. Pwede ba kami tumuloy sa inyo? Opo. Oh, tara, pasok tayo. Okay, so Ate Rosa, matanong ko nga, ilang taon ka na pala ulit? 33. Okay. So, kaya kami naparito kasi, Ate Rosa, mayroong ipinabibigay si Comrade Mark saka yung mga contributors natin na kaya ako na talagang makakatulong sa inyo mag-ina. Ang gusto ni Comrade Mark, magnegosyo ka. Para naman para sa mga anak mo, para kahit pa paano, mayroong kong pagkukunan din sa pang-araw-araw nyo at hindi ka nakapusong. Ha? Sige. Ito, pinabibigay ni Comrade Mark tsaka ng ating mga contributors. Yan. Ano? Masaya ba kayo para kay mama? Yan. Fear. Sige, ganito mo yung amoy mo ate. Yan. Okay, bibilang tayo ha? Sige. Bibilang tayo. Itong pera na to ate, sana magamit mo para sa mga anak mo at para na din sa'yo ha? Ikaw na ang bahala kung paano mo mapapalago ito. Okay? Kung saan mo gagamitin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000 pesos ate. Okay? Salamat. Sa kanila ako magpasalamat. Sa ating mga contributors, pati kay Comrade Mark. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong yan para sa'yo, ha? Lalo pa, apat yung anak mo, maliliit pa. O nga pala ate, yung asawa mo nga pala, ilang taon na rin? 33 na rin po yan. 30 something. Tapos ikaw, 33 rin. 33 rin.
mag 4 years na rin kayong maghiwalay. 4 years na rin kayong hiwalay. Sige. Kaya mo na, ate, pakatatag ka na lang, ha? Sige, salamat, ha. Thank you so much. Salamat. Papakabait kayo, mga bata, ha, kay mama, ha? Salamat. So, kami rin po, gusto rin po rin namin magpasalamat sa ating mga contributors na hanggang sa ngayon eh, sumusuporta pa rin sa ating programa. At lalong lalo na rin kay Comrade Mark na andiyan pa rin para meron pa tayong matulungan sa bawat pamilyang ano, naghihirap sa panahon ngayon. So, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless. Yung ama po nila na ng babae po. Ang mismo pong mismo ang kapatid mo ate yung naging relasyon ng asawa mo. Mismo pong kapatid ko po ang kanyang inasaan, pinalitin niya po ngayon. Hindi po siya nagbibigay ng support sa mga anak ko kahit man lang po pang baon po nila sa araw-araw. Lagi po kong sinakapos. Hindi ko rin po alam kung saan po ako kukuha. Pero napakabait po ng amo ko kapag bumabali po ako, nagbibigay naman po sila agad. Bali, tsaka, ano po yung trabaho mo ate? Kasambahay lang po. Matanong po ate, ano ba yung naging rason ng pag-iwan sa'yo ng asawa mo ng papa mo? Hindi ko rin po alam kung ano pong rason niya. Basta nalaman na nalaman ko na lang po na nagsama na po sila. Yung kamatid mo ba yun natin, may asawa? Wala po, dalaga pa po. Ako po tumulong sa pag-aaral niya, ate. Tinulungan ko po siya sa pag-aaral niya. Kasi gusto ko rin pong maging gumanda po ang buhay niya. Kaso, ganun naman po ginawa niya sa amin. Sinira niya po ang pamilya namin. Pwente? Hello.